Problema ngayon ng mga residenteng nasunugan sa UP campus ang Palikuran. Magugunitang 8 tao ang namatay sa nasabing sunog na nangyari kahapon. Si Noel Talakay sa detalye live. Noel? Rise and shine Pilipinas, rise and shine Aljo. Dito sa aking bahaging kanan or right side, dito ngayon nakatayo ang mga modular tents at dito na nanatili ang ilang pamilya na biktima ng sunog dito sa Barangay UP Campus Village A, Diliman, Quezon City. Nagtayo ng mga modular tents sa gilid ng kalsada ng Barangay UP Campus Village A sa Diliman, Quezon City bilang pansamantalang tirahan ng mga nabiktima ng sunog kahapon ng umaga. Maliban dito, nagtayo rin ng mga tents sa basketball court at sa lumang barangay hall ng UP Campus. Nagtayo rin sila ng isang tent upang paglagyan ng pagkain sa mga nasunugang residente. Ang malaking problema ng mga apektadong residente ngayon ay kung saan sila maliligo, iihi at dudumi dahil wala pang nagpadala ng kahit portalets para sa kanila. Kahapon, pasado alas 5 ng umaga, sumiklab ang sunog dito sa Barangay UP Campus Village A sa Diliman, lungsod ng Quezon na umabot sa ikalawang alarma at halos 2 oras bago naapula at kung saan 8 ang nasawi at 250 na pamilya ang naapektuhan. Aljo, may kanina bago tayo umere, nagbigay na sila ng mga bottled water, kape, tinapay at isang sopas. Meron silang area kung saan doon pwede kukunin ang kanilang pagkain. At meron din silang area na nakalatag naman ang mga damit. Ito, hindi ito damit, kundi ito ay mga dinonate na damit dito nakalatag sa gilid ng kalsada. Ang gagawin ng mga biktima ng sunog, pupunta sila dito para kumuha o pumili ng damit na kanilang pwedeng masuot. Back to you, Aljo. Well, may tanong ko lang. Ngayon na wala pang mga portalet na inilagay dyan ang lungsod ng Quezon, LGU ng Quezon City. Saan sila ngayon pupunta? Meron bang mga public toilets dyan? Napaka-importante yan, ha? Opo, Noel. Yun nga ang kanilang problema ngayon kasi wala silang pwede paliguan or sila ay dumumi or umihi. Ang ginagawa nila, nakikiusap muna sila dito sa mga kapitbahay nila na may mga CR. At yun nga ay limitado lang ito dahil nasa 250 families ang apektado ng sunog. So anong mangyari dyan? Pumipila ba sila? Kung hindi talaga sila makasingit, halimbawa, o ilan lang dyan ng toilet, saan sila ngayon dudumi? Saan sila iihi? Kung saan-saan na lang dyan? Mayroon... Bukas naman din ang CR or toilet ng kanilang barangay hall at yung iba tiis-tiis muna at talagang mag-iintay doon na sa matatapos or kanila ng turn. Kaya naman panawagan nila, Aljo, na dapat padalhan sila dito ng mga portalet para naman makaihi or makadumi sila ng komportable. May tanong dyan na mga lokal official kung ano mangyayari sa kanila, Noel. Meron bang... pabahay na ibibigay sa kanila o kaya i-relocate na lang sila. Sila ba ay kabilang sa mga informal settlers din dyan sa QC? Tama ka dyan, Aljo. Kabilang sila sa mga informal settler. Ngayon, inaayos pa ng barangay at hanggang ngayon nakikipag-usap pa rin ang mga opisyal ng barangay sa kanilang lokal na pamalaana para maitayo muli ang kanilang bahay. Pero hindi pa rin nila masabi kung sila ba ay babalik doon sa area or bibigyan ng pabahay. Okay, maraming salamat, Noel Talakay.